Well, ngayon, apply na natin yung general equation of lines. Once na na-convert natin yung polar equation to rectangular equation. Kasi yun na yun eh, na-convert mo na yung madali lang. Kasi pag polar, laging may r squared, di ba? So, convert mo muna yun to rectangular by using x squared plus y squared is equal to r squared. So, x squared plus y squared plus yung squared ng number. So, para madali, yung perfect square na lang ang kinuha natin. Pero, pag kukuha tayo ng general equation of lines o general form ng lines, or yung turo nga ni Sir Andy tsaka ni Sir Noli, yung general equation of lines, kasama na rin si Sir Alfred nung kami lumalaban sa intercampus sa main nung college. Yung equation of lines, kailangan naka-equate sa zero. So, yun yung ginawa natin ngayon para kompleto. Wala tayong iniiwasan. So, by tomorrow, magpa-practice tayo ng ano, ng iba pa na pwede natin i-transform to general equation of lines. By the way, yung general equation of lines is, yung pattern is ax squared plus by plus c. Yung c is yung constant, kailang is equal to 0. So yun, kapag ka, ano, positive yung r squared, itatranspose mo lang, so magiging negative yung sign. So yun, wala naman tayong ano dun eh, basta importante nakuha natin yung iba't ibang ways kung to attack a problem. So yun lang po.